Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ito na tayo sa pang-apat na hadith. Fi shay'in min khasa'isi Ramadan. Ilan sa mga katangian ng buwan ng Ramadan. So yung una, tinalaki natin yung ano yung tinalaki natin yung una? Ang pagka-obliga, ang pag-aayuno, at ilan sa mga batas halituntunin nito. Ikalawa is ano yung batas ng pag-aayuno, then mga ilan sa mga kainaman ng pag-aayuno. So dito na tayo sa ika-apat. So binanggit dito, isyai'in min khasa'isi Ramadan. Ilan sa mga katangian ng buwan ng Ramadan. An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Sa mga kapatiran na mga bago pa, pag marinig natin yung pangalan ni Propeta sallallahu alayhi wasallam ay banggitin natin yung sallallahu alayhi wasallam. Idza dakhala shahru ramadana futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa suffinat ash-shayatin, muttafaqun alayhi. Wa fi riwayatin riwayat Muslim, futihat abwabur rahmah. Ayon sa hadith na ito na naisalaysay ni Abu Huraira, kaluguran siya ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi ng sugo ng Allah, sumakanyanawang kapayapaan, kapag pumasok ang buwan ng Ramadan ay binubuksan ang pintuan ng mga paraiso at sinasara ang mga pintuan ng impyerno at ikinakadena ang mga demonyo. So ito yung ipapaliwanag natin dito. Sa isang salaysay ay binubuksan ang mga pintuan ng biyaya, rahma. So nabanggit dito sa hadith na ito na ito yung katibayan na kabutihan o kainaman ng buwan ng Ramadan. Na napakadakila ang mga katangian nito. Bakit? Katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang itinangi ang buwan na ito sa lahat ng buwan. Yung 12 buwan is ito yung pinakamainam na buwan. Na mayroon dito itinangi ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala sa ibang buwan. Wala sa ibang buwan. Na dito hinikayat ang mga tao upang gumawa ng mga mabubuting gawain at pagiging mabuti sa kapwa-tao. So binanggit dito, sa buwan na ito, sabi niya, o binubuksan ang pintuan ng paraiso at isinasara ang mga pintuan ng impyerno. So sabi niya dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging nakakaalam. Pero dahil sa maraming mga kabutihan ang mga napapaloob sa buwan na ito. No? Likithratil khairi fi Ramadan. Maraming mga kabutihan dito sa buwan ng Ramadan na ito. At kanilang mga dahilan na upang sila ay humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito, no, kakaunti lamang ang gumagawa ng kamalian dito sa daigdig o dito sa lupa. Dahil ika nga nakatali ang mga demonyo o nakakadena ang mga demonyo. Kaya kakaunti lamang ang mga kasamahan. So, ang mga tao, kabilang pa dito, ang mga tao ay naging abala o, sa pag-aayuno. Kaya kung kaunti yung gumagawa ng mga kasalanan, dahil ang mga tao ay abala sila. Liinshigalil muslimina bisayami wa tilawatil Quran wa dhikrillahi ta'ala. Naging abala ang mga kamusliman sa kanilang pag-aayuno. Yun yung dahilan na kakaunti lang ang gumagawa ng kasamaan. Sabi niya.
naging abala sila, naging abala ang mga kamusliman sa kanilang pag-aayuno at sa kanilang pagbabasa ng Quran at ang paggunita nila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang lahat ng mga gawain na mga mabubuti, no, wa kulli fi'alin min af'alil birr, ang lahat ng mga gawaing mga mabubuti at ang lahat ng mga gawaing mga o mga salita na mga mabubuti. So yun yung mga dahilan ng kung bakit, no, ano yun, ang mga tao is kakaunti lamang ang gumagawa ng mga kasamaan. So binanggit pa dito, so marami sabi niya na ang mga tao is nagbabalik sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila ay nagbabalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at naging masigasig sila sa pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sila ay dumadalo sa mga masjid, no, sa buwan na ito. So, napapansin naman natin pag buwan ng Ramadan, mashallah, puno ang mga masjid. Pero pagkatapos ng Ramadan, iilan lang. Lalo na pagpajar, oh, brother, no? Lalo na pagpajar. Bilang lang yung nagdarasal. Doon mismo sa amin, pag ganito, mashallah, punong-puno yung masjid. Oh. Pero pag natapos na yung buwan ng Ramadan, makita mo, fajar, ilan lang. Sagsap halang. Oh. Pero pag Ramadan, mashallah, punong-puno. So ganito sila. Okay. So sila'y dumadalo sa mga masjid sa mapagpalang buwan na ito. So, ang demonyo, no, ay nakatali, no, nakakadena, kaya hindi sila, ano yun, nakakatukso sa mga tao. So, at mas kakaunti lang, sabi niya dito, dahil ika nga, sa buwan ng Ramadan na ito is, ikinadena sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumbaga may chance ka na gumawa ng maraming ibada. No? Binigyan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na gumawa ng maraming ibada dahil wala nang tutukso sa'yo. So, kabilang dito, dahil sa kanilang naging kumpleto ang kanilang pag-aayuno, sabi niya, merong mga nag-aayuno, famangkana sawmahu kamilan. Meron naman mga nag-aayuno na famangkana sawmahu kamilan. Kada hafidha ala shuruti sawmi wa adabihi. Meron sa kanila na naging ganap ang kanilang pag-aayuno dahil sa napangalagaan nila ang mga kondisyon ng mga pag-aayuno at ang mga magandang alituntunin nito. At napangalagaan nila ang kanilang sarili mula sa udyok ni Shaitan. Kaya kakaunti lamang ang gumagawa ng mga kasamaan. So dahil dito sabi niya, nababawasan sabi niya yung paggawa ng mga kasamaan at yung mga nasanayan na hindi mga magaganda, wal adat, al kabiha, ibig sabihin yung mga pangit na nasanayan ng mga tao. O kaya sabi niya dito, meron mang nag-uudyok, ito yung demonyong tao. Oh, demonyong tao. Oh. Dahil ang kahulugan nito, sabi niya, ang pagkahulugan dito is tulad ng nabanggit na ang mga demonyo ay tinatalian. No? No, kung meron mang nakakawala, sabi niya, ito yung mga tao. No? Sila mismo. No? Hindi yung demonyo na itinali ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So marapat sa isang Muslim na sila ay magpaligsahan sa paggawa ng mga kabutihan at mga uri ng mga taat, wa anwa'i taat, mga uri ng mga pagsunod o paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So magpaligsahan tayo. Fastabiqul khairat. Magunahan kayo sa paggawa ng kabutihan. So maraming mga kabutihan dito tulad ng paggunita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Pagbabasa ng Quran, pagdarasal ng mga sunnah, no? Pagbigay ng tawang gawa o pagtulong sa mga kapatiran. So yun yung mga kabilang yan sa mga khairat.
At kabilang dito na marapat gawin ng isang tao is gawaan niya, gumawa siya ng kanyang schedule. Gumawa siya ng kanyang schedule na makapagbigay halaga sa kanya. So, halimbawa, sa oras na ito, ito yung gagawin ko. Magbasa ako ng Quran. Gumawa siya ng schedule para sa buwan ng Ramadan na ito. Para pagdating ng oras na yon, so, wala siyang gagawin maliban doon. So, ganun ang dapat gawin ng isang nag-ayon. Meron siyang time schedule. Pag dumating itong oras na ito, wala akong gagawin maliban dito. So, halimbawa, sa oras na ito, after Fajr, halimbawa, hindi natutulog ng tao, magbasa ako ng Quran. So, sa oras na yun, huwag mong hawakan ng cellphone. Dahil yun ang schedule mo, magbasa ng Quran. Ganun po ang mga kondo. O kaya, ang schedule, matulog mo na ako mga 30 minutes na. So, pagkatapos, then, tingnan mo yung schedule mo, gawin mo yung isinulat mo. So, yun ang mga kabilang na dapat gawin ng isang tao. At, iwasan niya, sabi niya, ingatan niya ang mga pagtulog ng ingatan niya ang hindi pagtulog sa gabi. Kasi, pag hindi ka natulog, hindi ka makakagawa ng maraming ibada. Maaari na, hindi ka makapagsala ng fajr. So, binanggit dito na ipinagbawal ang hindi pagtulog sa gabi sa ibang buwan, paano pa kaya sa buwan ng Ramadan? Na ito ay gawain pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na dapat, no? Ibigay ng tao yung oras niya sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buwan na ito. So yun ang iwasan niya, yung hindi na siya matutulog. So, manghihina siya. Hindi siya makagawa ng maraming ibada. At ganun din, ang mga bagay na walang kabuluhan. Nakikipag-usap, nakikipaglipon sa mga tao na, anong tawag doon? Kwentong barbero, marites. Wala namang makukuhang aral. Doon niya uubusin ang oras niya. O makipagpulong sa mga kaibigan niya hanggat sa abutan sila ng fajr. Na wala namang aral ang makukuha doon. So, yun yung nagiging problema doon. Iwasan yung mga ganung bagay. So, hindi dapat magkipagpulong ang mga tao sa walang saysay o makapagbigay pinsala sa kanya o hindi naman makakabuti sa kanya. Kaya, ang pinakamainam dito, no, ay paramihin niya ang pagbunita niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? Pagbabasa ng Quran, pagdarasal, pagbunita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala o anumang mga dhikr na kanyang gagawin. Dahil minsan nangyayari sa isang tao na pag siya'y hindi na napapatulog o hindi siya nakatulog, so maaari sabi dito na maiwanan niya ang mga obligadong pagdarasal. Gawin niya, magsuhur siya, matulog. So hindi na siya makapagpadya. So yun yung nagiging problema doon. So yun yung mga kabilang sa katangian ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ngayon dito tayo sa ikalimang hadith. Fi qiyami Ramadan. Ito naman yung pagdarasal sa buwan ng Ramadan. Binanggit dito ni Abi Huraira, an Abi Huraira ta radiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yakul, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alayh. Naisalesen ni Abi Huraira, kaluguran siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaning sinabi, narinig ko ang sugo, no? Narinig ko ang sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, sino man ang isagawa niya ang mga pagdarasal sa gabi sa buwan ng Ramadan na ito, imanan, paniniwala niya sa Allah, wahtisaban, pag-asang pagpalain siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung condition, dalawa. No? Sinasagawa mo yun dahil sa paniniwala mo sa Allah. Nagdarasal ka para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala upang ibigay sa iyo ang gantimpala. Yun yung ikalawa. Upang makamtan mo yung
gantimpala. Hindi ka nagdarasal para makita ka ng mga tao. Hindi ka nag pupunta ng masjid na ang intention mo is para puriin ka ng tao. Hindi po ganun, no? So, ikay nagdarasal bilang paniniwala mo, pagsunod mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Imanan, paniniwala. Wahtisaban, pag-asang pagpalain siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, pag nakuha niya yung dalawang kondisyon na yun, patatawarin siya ng Allah. Gufira lahu ma taqaddama min dambi. Patatawarin ng Allah ang nauna niyang kasalanan. So, dito, binanggit dito, sa hadith na ito, sabi niya, ito yung pagpapatunay, no? Katibayan na kabutihan ng pagdarasal sa gabi ng, o pagdarasal ng, mga pagdarasal, kabutihan ng pagdarasal sa buwan ng Ramadan na ito. At ito rin yung dahilan, annahu min asbabil magfiratid dunub. Mga dahilan na patawarin ang mga kasalanan. Waman salat tarawih, sino man ang magdasal ng tarawih, ay katotohanan patatawa pagkadakama Ramadan, na isagawa niya ang pagdarasal sa buwan ng Ramadan. So, binanggit dito, no, na ito na yung binanggit natin kanina, no? Wal magfiratu mashrutatun bi kaulihi imanan wa ihtisaban. Ibig sabihin, no, makakamtan mo yung kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala pag nakuha mo itong dalawang kondisyon na ito. Ito yung binanggit natin kanina. Patatawarin ka ng Allah, patatawarin niya ang iyong kasalanan pag nakuha mo yung dalawa na ito. Ano yun? Yun yung paniniwala. Imanan at saka yung wahtisaban. Paniniwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala at pag-asang pagpalain ka ng Allah. Yun yung dalawa na kondisyon para makuha natin yung sinasabing kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yung imanan dito, yung paniniwala dito is binanggit dito, yun yung totoong pagsunod mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagawa mo yung bagay na yun dahil sa paniniwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil doon, ipagkakaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala yung malaking gantimpala. So, yun naman yung wahtisaban ay yung naghahangad ka na ibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala yung gantimpala. Na wala kang hangad na bikastin akar min riyai. Wala kang hangad na pagpapakitang tao. Ang hangad mo lang is para makuha mo yung gantimpala. Ikay nagdarasal dahil sa pagsunod mo sa Allah subhanahu wa ta'ala at makuha mo yung gantimpala ng pagdarasal na iyon. Na walang halong pakitang tao. Walang halong riya, pagpapakitang tao. So, binanggit pa dito ni Abi Huraira, kaluguran siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi dito, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuragibu fi qiyami Ramadan min ghair ayya murahum bi'azima thumma yakul man kama Ramadan imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddama min dambi. No? So ito yung ginagawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ini-encourage niya ang kanyang mga sahaba, no, na isa isagawa ang mga pagdarasal sa gabing ito. Tulad ng nabanggit na hadith na ito na sinabi ni Propeta, sino man ang isagawa niya ang mga pagdarasal sa gabi ng Ramadan na paniniwala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala at pag-asang pagpalain siya ng Allah, patatawarin ng Allah ang mga nauna niyang kasalanan. So, marapat sa isang Muslim ay maging masipag siya, no, sa kanyang pagdarasal sa tarawih kasama ang imam. Hindi niya iiwanan, sabi niya, ang imam na iyon hanggat sa hindi natapos ang imam. Yung iba kasi pagkatapos ng tarawih, lalabas na. Dapat kasama mo ang imam mo. O kahit magdasal siya ng 21, kasama mo. Oh, no? So, kahit sabi niya dito na yung dasal niya is 11, o kaya 13, dapat kasama mo pa rin ang imam mo. Bakit? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man kama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl. Yun yung sikreto doon, no? Kutiba lahu qiyamul layl. Yun yung sikreto doon kung bakit hindi natin iiwanan ang
imam. Magdasal tayo na kasama siya hanggat matapos yung witr. Bakit? Sabi ni propeta, sino man ang magdasal, nakasama niya ang imam. Hanggat sa natapos ang dasal, isusulat ng Allah sa kanya na siya ay nakapagsala ng buong gabi. Inshallah. Tingnan ninyo. Sa bawat tarawih, kasama mo ang imam, so isusulat sa iyo ng Allah na ikay nagdasal ang buong gabi. So ito yung sekreto dito mga kapatid kung bakit hindi natin iiwanan yung imam. Maraming nagdarasal pagkatapos ng tarawih, minsan nga apat lang, lalabas na. Oo, no? Lalabas na. Pagkatapos naman ng tarawih, walong rakaat, lalabas na. So hindi nila nakuha yung sekreto nito. Ito yung sekreto. So wala namang problema lumabas ka, pero hindi mo lang nakuha yung sekreto na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano yung sekreto? Isusulat sa iyo yung nagdasal ka ng buong gabi. Yun yung sekreto doon. Kung lalabas ka, wala namang problema. Hindi mo lang nakuha. O, yung sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So, binanggit dito na dapat sabi niya sa isang tao is magdasal siya nakasama ang ima. At kung siya ay nakapag-witang na kasamang imam, ngayon kung nais niyang magsala ng kiyamulayl, huwag na siyang mag-witang. Ibig sabihin, ngayon nagsala ka ng tarawih, nag-witang ka kasamang imam, tapos pag nagising ka ng hating gabi, nagdasal ka ng tahajud, huwag ka nang mag-witang. Kasi bakit? Walang witang sa isang gabi, no? La witrani fil layla. Walang dalawang witer sa isang gabi. Ibig sabihin, hindi ka pwede mag-witer, nag-witer ka na, tapos magsala ka ng tahajud, mag-witer ka uli. No? So, wala pong ganun. No? Wala pong ganun. Pwedeng gawin niya, no? Halimbawa, nag-witer na siya, kasamang imam, nagtahajud siya, huwag na siyang mag-witer. No? Huwag na siyang mag-witer. Ganun na lang ang gagawin niya. Okay? So, dapat huwag niyang iwanan na ang kanyang imam. Maliban lang na natapos niya ang pagdarasal ng wita. So, pag siya ay nakapagsala, no, ng wita, so hindi na niya ito uulitin. So, ito yung binabanggit dito, hindi na niya uulitin uli. Meron naman mga ibang mga nagpaliwanag, no, matungkol dito. Halimbawa, kung gusto mong mag-witer, no, kung gusto mo talagang mag-witer, gawin mong huling salam mo is witer, no, ang gawin mo pagkatapos ng imam, no, magtayo ka ng isang rakaat. Meron mga ganun. Halimbawa, gusto mo talagang mag-witer na ang nais mo is huling gabi mo ay witer, so pagkatapos ng imam na yun, magsala ng witer, so tumayo ka ng isang rakaat. Para makumpleto yung witer. Parang sisirain mo yung witer mo. So then, pagkatapos mo, magtahajud, so pwede ka nang mag-witer. No? Mayroong mga ganun na pagpapaliwanag. So yung po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga ilan sa mga kabutihan ng buwan na ito, no? Ang pagdarasal sa gabing ito. So, dito tayo magtatapos. Okay, so dito tayo magtatapos. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.